Sabi ko naman sa'yo, mahanap kita eh. Sam, hindi mo naman kailangan na... Ano? Puntahan talaga kita? Eman, I'm sorry. Salamat, Sam. Hindi. Sorry. Mabawi ako sa'yo. Tutulungan kita mahanap ang anak mo. Salamat, Sam. Ka lang? Kailangan ko lang naman sa'yo kanina kung bakit nakalabas si Dexter sa kulungan. Hindi mo naman kailangan pumunta pa dito. Tinatanong mo lang ba talaga ako o sinisisi mo? Hindi. Okay. Sabi mo eh. Basta ang alam ko, kailangan mo ang tulong ko. Paano ko nakalaya ng kulungan, ha? Nakapagpalit ka pa ng pangalan, nakapunta ka dito sa Alcalam, may mga tauhan ka. Para ano? Para paghigantihan ka lang? Hindi na ito tungkol sa paghiganti. Oh, may pinagbunaan pala talaga to si Evan eh. Sapul na sapul eh. Ay, dapat lang yung sa mokong na yun. Lakas mang bintang. Ano, abangan ko na yun sa hotel. Tara, sama ako. Eh, okay, isa din. Dalawa ah. Tumigil nga kayo. Huwag na kayo maghanap ng basagulo. Ako, hindi ko lang matanggap. Hindi ko lang matanggap yung pinagsasabi nung... Anto na yon tungkol sa kapatid mo. Ang Mig, ganun mo yata talaga eh. Ayun, walang kasalanan si Eman, ganun. Parang ako. Parang ikaw, may kasalanan ka naman talaga. Nandaka ko, di ba? Ang ibig ko sabihin, kapag galing ka sa loob, may batik na yung pagkatao mo. Kaya na, Bernie, hatid na kita sa hotel. At iwasan mo yung boyfriend ni Selena. Iwasan mo. Ikaw, Kalay, ano? Tumuna ako sa presinto, Mang Nick. Makikibalita lang ako sa mga pulis. Sige, balitaan mo rin ako. Alam mo, hindi ka kausapin. Gusto mong sabihin ko sa'yo, nakakahiya yung ginawa mo. Nakakahiya? Nagpunta tayo doon para malaman kung ano nangyayari. Para humingi ng tulong sa paghahalap kay Robby. Tapos ang ginawa mo? Nagsimula ka ng gulo? Kung ano-ano yung mga parata mo sa kanila? Hati tatay na Eman, gusto mong saktan. Bakit tatanggol mo pa sila? Mali ba na magduda ako? Ako? Sino? Ano ba nakakita ng sitwasyon dito? Kilala ko si Eman. Kilala ko ang buong pamilya niya. Hindi nila magagawa yung mga binibintang mo. Di ba kaya ka nga bumitaw sa kanya? Dahil kahit ikaw, naniniwala ka nakasabot siya sa pagnanakaw sa bangko. Di ba? Kahit na ano makasabihin mo, kriminal ka! At hindi ko hahayaan matulad sa iyong anak ko! Nabawalang sala siya. Kaya ano? Kaya... Kaya ano, nagsisisi ka na, niniwala mo siya. Kaya ngayon gusto mo siya balikan. Kaya, hindi to tungkol sa'yo. Hindi to tungkol kay Eman. Hindi to tungkol sa inyo. Gusto ko lang makasigurado na ligtas yung anak ko, na makuha ko na siya ulit, na makasama ko na yung anak ko.
Gusto ko lang mayakap yung anak ko. I'm sorry, Celine. Hindi pa rin pala nawawala pag NIA mo. Card? Atan sa Rosales. Rosales, malayo-layo yun dito. Sa tingin mo, doon nila dinala si Robby. Halika na. Pumunta tayo doon, baka maroon tayo ng lead. Huwag kang mag-alala, Eman. Kasama na ng mga magulang nila yung bata nakita mo sa yate. Nagawa na rin namin yung lahat para may balik sa'yo yung anak mo. Alam niyo ba kung sino yung may-ari ng yate? Inaalam pa namin. Pero nakita ko na yung record ni Dexter Joaquin alias Roger Acosta. Pinaghahanap na rin siya sa ngayon. Nasa akin yung cellphone ni Dexter. Tinawagan ko lahat ng contacts niya pero walang sumasagot. Ipapadala ko sa inyo. Baka matrace niyo yung mga contacts niya. Sinurture namin yung mga katawan ng mga tauhan niya. Wala silang mga ID. Baka pwede niyo rin kunin ng fingerprint. Baka may mga police record yung mga yan. Eman, parating na yung mga tao ko dyan. Kailangan mo sumama sa kanila. Bakit ho? Sinabi ko na sa'yo, ipaubaya mo na sa akin yung paghahanap sa anak mo. Eh man, mali ang ginagawa mo. Labag sa batas to. Anong ibig sabihin? Ako pa yung kriminal ngayon? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin kung hindi ka makakasuhan. Malaki-laking perwisyo na ginagawa ng Eman Salvador na yan. Marami ka nang lilinisin. Paano lilinisin? Eh, diligpit mo na. Bago pa malagdagan ng gulo. Wala na ba ibang paraan? Nagdadalawang isip ka ba? Tandaan mo. Bayad ka! Ah, tumatanggap ka ng pera. Kaya huwag na huwag kang magkakamit kung hindi tumapad sa usapan. Naiintindihan mo. Dalawang oras pa tayo papuntang Victoria, ha? Tulog ka kaya muna. Wala na si Dexter. Pero patuloy pa rin yung mga tauhan niya. Dami naman talagang tauhan niya si Dexter. Sam, sa tingin ko hindi si Dexter mastermind dito. Ano? Malakas ang kutob ko, sindikato ito, Sam. Sindikato? Kidnap for ransom syndicate, ganun? Ay, hindi ko pala nakakalamang eh. Sigurado kayo bumalik ng serbisyo? Posible pa ba yan? Oo naman. Bakit hindi? Ang dami kayang naniniwala sa kakayahan mo. Sir, ano to? Mga tauhan niya yung bumalik sa amin. May ebidensya kami. Kumpirmado ni Jackson lang yun. Si Gomez ang drug lord. Inconclusive ang mga ebidensya. Ano to, sir? Naglolokohan ba tayo dito? Ano? Masuhulan ka na rin ba? Can you say that, Salvador? Bakit niyo sinasanti si Mendoza? Ah... Kaya ba nandito ka? Para iapi lang ang kaso ng tao mo? Bakit kayo babalik sa serbisyo yan? Eh, tested positive for drugs. Alam mong hindi totoo yan, sir. Ikakaila mo pang adik ka, ha? Dinoktor ang resulta. Malinaw yun. At kaya niya lang naman sinisanta si Mendoza dahil ayaw niyang gawin yung report ng cover-up niyo kay Gomez. Dahil tuta ka ni Gomez. Tuta ka ng drug lord! Eman! Tama na! Sir, tama na! Eman! Ano? Iba? Totoo? Tawon niyo, ilang taon rin yung sayo ko sa paglilingkod dito. Eman, baka may paraan pa. Hindi ko na iaapila yun, Sam. Ikaw ba gusto mo pang manatigil sa ahensyang to? Eman, lahat ng officers natin, kagaya ng superior natin. Baka matulungan kita, kakausapin ko si Papa. Salamat na lang, Sam.
Pero ganun pa rin naman yung sistema, di ba? At andun pa rin si Francisco. Eh, man. Wala namang perpektong sistema. Lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Pero ako, naniniwala ako na marami pa rin kagaya ko, yung tapat sa servisyo. Yung pipiliing gawin kung ano ang tama. So, tingin mo ba totoo yan? Oo naman! Hindi ako naniniwala, bakit pa ako nandito? Eh man, mas maraming mabubuting tao kaysa sa masama. Kaya sana bumalik ka na. Saka ako naisipin yan, Sam. Kailangan ko na munang mahanap yung anak ko. Pangako ko, hahanapin ko si Robby. Ibabalik ko siya sa'yo. Pero kailangan kong mangako ka rin. Nahahayaan mong ako na lang ang kumilos. Para rin ito sa kaligtasan mo. Pasensya na, Eman. Pero hindi ko mabibigay ang hinihingi mo. Hindi pwedeng wala akong gawin para sa anak ko. Paniwalaan. Ang sabi niya sa akin, wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang ama. Yun din ba tingin mo sa akin, Sam? Yun din tingin mo sa akin, diretsuhin mo na lang ako eh. Sabihin mo lang, oo, Eman, wala kang kwenta, wala kang halaga. Hindi totoo yan. Dahil mahalaga ka para sa akin.
Eman. Eman, lapit na tayo. Imo ko kailangang samahan pumunta ng police station. Kaya ko pumunta ng isa. Hanggang ngayon ba, masama pa rin yung lobo sa akin? Pasensya ka na. Padala lang ako na nakaramdaman ko. Yung frustration ko na buhos ko kay Eman at sa pamilya niya. Alam ko naman eh, iisa lang naman talaga yung gusto natin mangyari, mahanap si Romy. Hindi ka sa akin dapat humihingi ng sorry. Kila Mang Nick dahil sila ang nasaktan mo. Yun naman yung bala ko eh. Celine, kailangan ba talaga pumunta ng presinto? Di ba sabi ni Karang sila yung tatawag sa atin? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako kailangan samahan. Wala na si Emma nung dumating yung mga tao doon. Inaalam ko na ngayon kung nasaan siya. Akala ko ba wala na akong dapat problemahin, ha? Wala nga. Mabuti nga patay na si Dexter. Siya lang naman yung pinangahawakan ni Emma. Huwag mo na rin isipin yung mayari nangyari. Sigurado kong wala na makakilala sa kanya. Ako nang bahala magnimpit lahat ng balangi ng plano. Huwag kang mag-alala. Pagkakatiwalaan mo ako. Nagawa natin dito. Taba niyo lang ako. Sabihin na ilipat nila ang apo ko sa ibang lugar. Saan lugar? Yun ang inaalam ko ngayon, Tay. Nasaan ka ba ngayon? Anak, bakit ba ayaw mong sabihin kung nasaan ka ngayon? Pamilya ko kayo, Tay. At pwede rin kayo madamay dito. Sige, sige. Naintindihan ko. Ayaw mong madamay si Celine. Ay. Tay, hindi ko na mapapatawad yung sarili ko kung may isa pa akong pamilya madadamay dito sa kaguluhan to. Huwag po kayo mag-alala. Ililigtas ko po si Robby. Paano? Ibabalik ko po siya. Hindi mo kaya mag-isa yan, anak. Nasaan ka ba ngayon? Sige na, Tay. Mag-ingat po kayo. Ayos. Tas na to. Sige na. Ayoko na, Tita Linda. Sumunod ka kay Tita Linda mo. Kailangan mong palakas, little man. Para makapaglaro ulit tayo ito, just like before. Wow! Thank you, Tito. Pero gusto ko po sana kasama natin si Robby maglaro. Tita Linda, nakabalik na po ba si Robby? Hindi pa eh. Hindi lang si Robby. Dapat kasama ako sa si Tito Anton. Isang team tayo. Everything will be fine. Anak, oo nga pala. Tomorrow, aalis lang si Mami, ha? May lalakarin lang ako. But don't worry, Tita Linda and Grandma's here. Okay? Siyempre ako. Tito! Lala, sabi po ni Mami, malapit na daw po ko gumaling.
Oo, Apo. Oo. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, dapat lagi kang nagpe-pray para gumaling ka kaagad. Apo. Asan na yung report na hinihingi ko sa'yo? Muli ka na nga sa trabaho, puro kayong daldalan eh. Sandali lang, ha? Ah, sige, tawag yan. Kap, sorry ha, pasaya tsaka na. Dito na ako dumiretso eh. Kasi nag-aaway kami ng girlfriend ko. Eh, alam mo, nagsiloso kasi yun eh. Eh, hihiya naman ako. Alam mo tayo. Hindi mo naman ako masisi. Pogi. Dito ka pa talaga may pag-uusap. Eh, Kap, kasi dumiretso na ako dito eh. Kasi dito lang may signal eh. At tsaka, kakipag-away ako. Baka marinig ng mga tao nyo. I mean, dumiretso na ako dito. Kailangan ko ng privacy. Sensya na ka pa. At kailangan ko yun. Huwag na. Huwag na. Kakalis na ako ka. Okay. Ega, Ab. Nakapagod lalapig dito sa aircon mo. Pinayos mo ba? Kasama dyan si Dexter, makilala ka. Ako na lang muna bababa. Sam. Salamat. Mag-iingat ka. Ang galang yun, ah.
Hello po. Hi. 33.1 po. Hi there. My key card's not working. Let me check. Oh, and by the way, is it possible to upgrade our room? I'm afraid that's not possible, Mrs. Acosta. Why not? Because you're already booked in our most expensive accommodation, the presidential suite. Oh, I see. But if there's anything else that we can do? Oh, yeah. My husband is still on business. Can we extend our stay, Nobel? Sure, ma'am. Until when? Because it says here that you're only booked until tomorrow. Okay, great. I'll call my husband and ask him how many days we'll be spending here in the hotel. Okay, thank you. Here, ma'am. Thank you. Boyfriend ng asawa ko. Dati kong asawa. Kung ano man ang balak gawin ni Dexter dito sa Victoria, he meant to stay until tomorrow. Because the suite, nakabuk siya hanggang bukas. Hinahanap ka? Wala. Ikaw? Wala rin eh. Lock 19 semi-automatic. Tsaka Beretta 92. Ano siyang alalahan yun? Wala na yun. Ang baga na siya. Basta dito sa loob. Nakatulog. Yan ang alas natin. Pasok na yan. Tunin niyo. Sigurado akong magiging komportable ka dito. Pakawalan niyo po ako! Robby, ako.
ako si Yaya Sonia. Ako ang mag-aalaga sa'yo habang nandito ka, ha? Mapahinga ka na maayos, ha? Anong kung pagod ka sa biyahe? Oo. At saka dito, alam mo, marami kaming masarap na pagkain at saka laruan, di ba? Gusto mo yon yung toys? Gusto mo yon, di ba? Sonia, alagaan mo na maayos, ha? Importante yan. Opo, boss. Ako pong bahala. Gumanti talaga siya si Dexter, Joaquin. Pero hindi ko akala yung gagamitin niya si Robby, pati na rin ganito kalaking crime organization. Mas mahirapan tayong hanapin si Robby ngayon. Ang mga child trafficking cases, kung di mahanap yung bata within 72 hours, mas mahirapan mahanap si Robby. Lalong lilit yung pag-asa. Kailangan natin maghanap ng lead ng bagong clue, ng bagong pwede magturo kung saan natin pwedeng simulan na hanapin si Robby ulit. Eman. Sigurado ka ba ayaw mo ng tulong ng mga polis dito? Naubos na tayo ng lead, eh. Paano natin mahanap si Robby tsaka yung mga batang to? Eman! Ano, Eman? Dead-end na tayo dito? Kaibigan ko. Ba't di mo sagutin? Dahil ayoko na magdamay ng ibang tao dito. Kamusta ka, anak? Dala ako sa iyong masarap na pagkain. Huwag niyo po ang tawagin, anak. Hindi ko po kayo, mami. Sige na, oh. Kumain ka na. Ayoko po! Kumain ka na. Sige na. Ayoko po! Sabi na kumain na eh! Alam mo, ako nagluto nito. Specialty ko to. Gusto mo ba subuan na lang kita, ha? Hmm? Kipan ko kasi mainit, ha? Halika na. Eman! Kaloy, saan mo nakuha yung impormasyon sa yate? Nasa ka ba? Ha? Kaloy, tinatanong kita, sagutin mo ako! Tama ang hinala mo, Fred. May mga kinalaman ng mga polis sa pagkawala ni Kim Robby. At si Captain Galang, kakontsaba nila. Yung mga kidnappers, kakontsaba nila si Captain Galang. At gusto ka nilang ipatumba, may mga tinatago silang mga impormasyon. Hello? Hello? Kaloy! Di ba sabi ko huwag ka na makialam? Celine, ano bang balak mo? Ay, na kasi sinasagot ni Captain Galang yung tawag ko eh. Ah, kasi wala pa siyang balita tungkol kay Robby. Di ba, kaibigan mo si Mang Nick? Tsaka okay naman kayo ni Emma, di ba? Ba't ka nagtatago ng impormasyon sa kanila? Tumahimik ka! Kung anumang nakita mo, wala ka nang pakialam! Alam mo, hindi ko kayang gawin yun. Sabi nang huwag kang makialam eh! Ano? Naniniwala ka talaga kay Eman? Paano kung... Kung kasabot nga si Galang? Kaya gusto mo siya sundan? Kasi iniisip mo, pupunta sa kay Robby? Hindi ko na alam, Anton. Hindi ko na alam. Kung paano papatayin mo ko? Kap, alam mo, wala akong kasalanan. Alam mo na wala akong ginagawang masama. Pasensya ka na kalabas. Trabaho lang to. Walang personal na. Boss! Ano yan? Bagong salta lang yun. Yun na nga eh! Bagong salta siya. Ang yapang pa. Gusto kong magpakilala sa kanya. Nice to meet you, Kago.
Hindi gagawin ang pangalan ko. Balin! Boss! Boss, mabaling iba lahat mo na yan sa akin. Jacob, personal to! Patay ko si Captain Galang. Ano? Hindi ko sinasadya. Pinagtatanggol ko lang yung sarili ko kasi iba, gusto na niya akong patayin eh. May nakakita sa akin. At alam mo kung anong iniisip nila. Iba, ayoko nang makulong. Tulungan mo ko. Kaloy, kumalma ka. Huwag ka munang umuwi sa bahay. Baka madamay si Tatay at si Bernie. Ang gawin mo ngayon, magtago ka muna tapos palitaan mo ko, ha? Sige, sige. Kaloy ang pangalan nun, yung nakatira sila kailamanan ni Nate. Oo, tama. Sabi ko sa'yo, hindi masakot. Mamamatay tao pala yun. Ama, akala ko dati mabait. Akala ko dati mabait. Sir, nakita niyo ba yung nangyari? Yung lalaki yung sinasabi nila, nakita niyo ba? Wala lang siya nung dumating kami. Si Captain Galang na lang yung naabutan namin. Pero, kilala niyo po yan, di ba ba? Yan lang. Ba't hindi naka-cordon to? Ah, sir, sinasabi ko nga namin sa inyo, hindi nga po namin nakita si Kaloy, tsaka yung kapatid ko. Roldan, kilala mo naman si Kaloy. Hindi niyo magagawa yung binibintang ninyo. Ex ko daw si Kaloy. Hindi ko na nakakalimutan ninyo. Kahit ba ex ko ng isang tao, wala nang pagkakataon para magbago. Alam mo yan, Roldan. Alam mo yan. Tsaka sir, baka mali lang nakita ng babae. Hindi kayang pumatay ni Kaloy. Tsaka sir, kilala ng pamilya namin, Sir Ferdy. Baka mali lang yung mga sinasabi nila. Tama yan, anak ko. Ano ba talaga motibo? Hindi ko natin alam yung motibo. Pero ito na lang ho, Bang Nick. Kung talaga pong inosente, bakit nagtatago? Ayun na lang ho. Kung alam nyo kung asaan o nakipag-contact sa inyo, tawagan nyo na lang ho kami, ano? Agad-agad. Yeah, Manik. Hey, sir. Sige po, ingat po. Ingat din. Salamat. Tay, ang gagawin natin? Basta, kahit anong mangyari, huwag mong sabihin
nakipag-contact sa atin si Kaloy, ha? Pero tayo, paano pag bumalik yung mga polis? Bap, bigayin tayo ng mga yan. Hindi naman talaga natin alam kung nasaan si Kaloy. Anong nangyari dun? Eman! Nakuwento sa akin ni Kaloy lahat. Masyado nang delikado dito. Ako nang bahala. Alam ko, nandun ako. Hindi ko na nakita si Kaloy. Pero nabutan ko pang buhay si Galang. Sinabi niya sa akin yung pangalan ng may-ari ng yate. Nasa Victoria yung taong yun ngayon. At sigurado ako may kinalaman siya sa pagkawala ni Robbie. Alam ko, Celine, nakuwento na sa akin ni Kaloy lahat. Ako nang bahala dito. Pero... Walang pero. Pwede ba, Celine, makinig ka sa akin? Huwag mong ilalagay ang buhay mo sa panganib. Ano gagawin ko? Inanay ako. At tatay niya ako. Nilalagay mo rin yung sarili mo sa panganib. Bakit kita ahayaan gawin mag-isa yun? Hindi ko nagawang ipaglaban ang pamilya ko. Pero sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para maligtas ko kayo. Celine, mawawalan ng isa-isay ang lahat kung maliligtas natin si Robbie, pero malalagay ang buhay mo sa pahamak. Hindi ko ahayaan mangyari sa iyo yun dahil mahal. Mahal na mahal ka ng anak natin. At hindi niya kaya mawala ka sa kanya. Celine, please. Makinig ka na lang sa akin. Halika na, Eman! Police na pumoprotekta sa atin sa San Juan. Isa pa, yung Monito Galvez na yan, ayaw na niyong sumama sa negosyo. Yung may-ari ng yate? Monito Galvez. Eman, sigurado ako sa gagawin mo. Baka mamaya may private army yan. Ang naalala ko, baka baliktarin pa tayo ng lalaking yun. Tara, may lahat tayo. Hindi mo na kailangan sumama sa akin, Sam. Masyado ka na maraming naitulong. Ano ka ba naman, Eman? Kailan ba ako nang iwan? Tsaka isa pa, meron din naman akong sarili kong private army. Tingnan mo lang. Sitwasyon dyan. Parang palala ng palala, ah. Tama nga po yung hinala ni Eman. May mga nagpuprotekta nga pong mga pulis dun sa grupong kumidnap kay Robbie. Hala! Eh, nasan si Eman? Nangako po siya sa akin na ibabalik niya ang anak ko. At naniniwala ka naman sa Eman na yan? Anak, nakausap ko si Anton. Ang sabi niya sa akin, siya daw ang gagawa ng paraan. Utang na loob si Lynn. Umuwi na kayo. Ma, nanay din po kayo. Kayo po ba, kapag sa inyo to nangyari, uuwi din ho ba kayo ng hindi nyo kasama ang anak nyo? Nang hindi kayo sigurado kung ligtas siya? Celine, anak, syempre nag-aalala rin ako para sa apo ko. Pero iniisip din naman kita, anak. Paano kung mapano ka? Matatawagan ko na lang po kayo ulit, ha? Sige na po. Sigurado ka na pa sa gagawin mo? Hindi ako mapapalagay sa Maynila kapag bumalik ako doon. Pupunta ako ng Rosales. Pupuntahan ko si Eman. Paano tayo makakapasok dyan? Kung kidnap for ransom na ang motibo ng kumuha kay Robbie, bakit may media blackout?
bakit hindi pinapalabas sa TV o kahit online man lang nangyayari sa akin at kay Robby kahapon? Nakareport ang lahat sa pulis, di ba? Ibig sabihin, may ayaw lumabas dito. Ayaw nilang pa-imbestigahan ito. Kamusta na po si Lester? Ito, hirap pa rin huminga. Sumasakit pa rin ang dibdib niya. Huwag kang mawalan ng pag-asa, ate. Makakahanap tayo ng heart donor para kay Lester. Pero alam mo kung gaano kahirap humanap ng kamatch niya. Lalo na sa blood type niya, it's almost impossible. Kailangan mo magpalakas para kay Lester. Tama ka. Walang imposible para sa isang ina. Anton, ano nang nangyayari dyan? Ma, saan ba si ate? O, anong kailangan mo sa ate mo? Ma, alam ko may mga business partners tayo dito sa Rosales. Ah, bakit? Gusto mo bang humingi ng tulong sa kanila para mahanap ang anak ni Celine? Wala pa silang kinalaman sa pagkawala ng anak ni Celine. Bakit mo naman iniisip yan, anak? Wala, Anton. Wala. Mabuti na yung maliwanag, ma. Nagkakaproblema na talaga tayo sa Celine yan, ha? And that husband of hers, hanggang ngayon hindi natin makita-kita kung nasaan. And the worst part of it, Anton is in the middle of it. Hindi lang yung mga business partners natin ang kailangan mong asikasuhin, Amelia. Pati na rin si Anton. Dahil pag nagkataon, magkakaroon tayo ng malaking problema dyan sa kapatid mong yan. Kaya hinayaan ko kayong gamitin ng yate ko. Dahil lang sabi nyo, hindi tayo magkakaproblema. Ngayon, nasa Coast Guard ang yate ko. Evidence daw. Wala ba kayong connection sa Coast Guard? Pag may mga dumating ng mga pulis dito at tinanong ako, ituturo ko sila sa'yo. Kita mo yan? Oo. Hindi mo na puro problemahin ang mga pulis. Eh, patay na nga isang pulis sa kakampi natin, di ba? Oo nga pala, no? May namatay tayo ng kakampi. At may susunod na isa pa. Kalat. Huwag po kayo mag-alala. Lalabas po na suicide. Sige pa, ma'am. Kita lang po tayo bukas. Tara, tara, tara! Sandalas! Sam! Sam, ayos ka lang? Oo, oh, ayos lang ako. Nabless lang ito. Wala ito. Tara, bumalik sa akin. Okay na, okay na, okay na. Tara na, tara na. Sandali, hindi ko pa natatakpan. Okay na yan, okay na yan. Sige na, halika na. Sigurado ka? Mm-mm, saan tayo pupunta? Halika na. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon sa hotel ni Dexter. Pero huwag kang mag-alala. Ako na bahala dito. Ikaw? Ako na to, Sam. Hindi. Sasama ako. Katulong mo ako. Bumalik ka na ng Maynila, Sam. Alam ko sinisi kita sa pagkawala ng anak ko, pero absuelto ka na. Hindi mo na problema to.
Ayoko namang buwis ka pa ng buhay ng dahil pa dito. Okay na. Ayoko. Hindi ako papayag. Eman, this is a case. And I'm making this my case. Responsibilidad ko na ibalik sa'yo ang anak ko. Hayaan mong tulungan kita. Hindi ko gustong biguin ko ulit kagaya ng ginawa ko dati. Wala akong kasalanan. Pwede bang maniwala ka sa akin? Tinutukan niya ako ng baril at lumaban ako, kaya ako nandito ngayon. Kahit na ano bang sabihin mo, kriminal ka. At hindi ko hahayaan matulad sa'yo ang anak ko. Celine, maniwala ka. Celine! 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 Naniniwala ka sa akin? Kaya kitang tulungan, Eman. Anong kapalit? Matagal namin pinaghahanap si Dexter Joaquin at mga kasamahan niya. Nakatakas sila ngayon. Tulungan mo kami na mahanap sila at mahuli. Alam ko, nag-aalala ka para sa pamilya mo dahil baka balikan sila ni Joaquin. Pero di ba dapat mas mag-alala ka? Habang nakakulong ka dito, hindi mo sila kayang protektahan. Di ba alin ang makulong ako? Basta sigurado akong ligtas yung pamilya ko. Kapag ginawa mo to, ipinapangako ko sa'yo, Eman, magiging ligtas ang pamilya mo. Pag binubuka mo yung parida dito, pato ka? Sa'yo! Ha? Hindi ko makuloy ng polis! Dahil sa'yo! Hindi ko masira yung plano ko! Kaya nga nandito ako, di ba? Dahil gusto kong bumawi sa inyo. Babawi? Paano kang babawi? Ha, Eman? Nalaman naman ako ng mga polis, di ba? Na alam nila kasamahan niyo ako, eh di itutuloy ko na yung pagpapanggap ko. Dexter, alam niyo makakatulong ako sa grupo niyo. Nakakatulong? Magpasalamat ka na isang ex-NIA agent. Kundi dahil doon, patay ka na. Wala na akong pakinabang sa'yo. Alam ko man ako nun. Taka na lang ako, magpapaloob ko pa ako sa'yo ulit. Tumawag ka ng polis! Ay, makinigay na dyan ng polis! Ayos ka lang, Eman? Okay lang ako. Please lang to. Rivera, search the area. Kaya mong tulungan kita. Hindi lang to para kay Robby, kung hindi para sa lahat ng biktima ng sindikato. Thank you, Pop. Salamat. May kinausap akong private investigator. Referral ng mga connections namin dito. Celine, hindi tayo pwedeng magbara-bara. Hindi tayo pwedeng kumaya sa ex mo. Saan nga kaya si Eman? Wala na akong pakialam. Anton, pwede ba? Baka naman pwede lang, sa susunod na magkita kayo ni Eman, baka naman pwedeng magkasundo na kayong dalawa. Kasi sa mga nangyayari ngayon, tama ang hinala ni Eman. Wala nang planning mga kidnappers na ibalik sa atin si Robby. Pati ang mga pulis na yan, kasabot pa nila. Dead on the spot ang negosyanteng si Juanito Galvez matapos itong mahulog sa kanyang balcony ng kanyang unit sa Rosales City. Diyos ko! Ito yung lalaki may ari ng yate! Diyos na lang yung tanging pag-asa para makita natin yung anak ko ngayon wala na! Baka naman kasabot si Eman dyan!
Babayad ako ng 30 billion pesos. Ito ang nakikita namin paraan para ibalik sa atin si Robby, Eman. Alam ko na kung paano hanapin si Robby. Anong plano mo? Sir, may kakausapin lang po kami. Mabilis lang naman po. Pasensya na. Kaya basta-basta lang papasok dito. Wala naman ako yung mga ipagitang ID mo lang, permit. Sir! Ayan! Si Sir Norman. Kakilala ko yan. Inibitahan niya kami manood ng show. Pero wala pa pang audience yung show? Bawal pa po? Sir, medyo lasing kayo nun, kaya siguro hindi niyo ako naaalala. Pero sabi niyo sa akin, manood ako ng show niyo, kaya dito kami. I remember na. Sam? Sam. I'm sorry. Come follow me. Ay! Wait, sir. Wait lang. Kasama po pala yung kuya ko. Ayun, si Kuya Eman ko po. Sir. Yan. Kuya mo. Oo, kuya ko. Papasok mo. Thank you, sir, ha? Sir, pa-check lang po ng bag, sir. Kailan ko po i-check. Ay, apa, apa. Check. Apa. Ay, kuya. Ano kasi, wag ka tapos sa'yo manood. Diretso kami airport. Babalik kami probinsya. Puro damit lang naman. Puro, baka may makita ka pa eh. Thank you, kuya. Thank you, sir, ha? Sir, kamusta pa? Nice to meet you. Kuya ko po. Let me give you a tour of the studio. Sige, ma'am. Punta dito para magbakasyon. Okay, mag-alala. Wala na pang mga problema. Yun ang akala ko. Kakausap ko lang sa mga business partners namin. Hindi pa rin sila kumbinsido na okay na ang lahat. Lalo pa ngayon, nandito na yung ama ng bata. Tsaka yung babaeng sinasabi mo na kasama niya. Aalamin po namin kung sino yung babae yun. Pero huwag niyo na po iisipin si Mr. Galvez. Burada na pang CCTV doon. Wala nang iisip na suicide niya. Pero si Eman Salvador at yung babaeng kasama niya na sinasabi mo, hindi pa burado. Meron pa isang problema. Si Anton, nagdududa na siya. Gawa na ng paraan, Franco. Nakakaintindihan ba tayo, Franco? Yes, ma'am. Good. Ate. Anton. Ano ginagawa niyo dito? Akala ko nasa Alcala kayo. May nakuha po kasi kaming bagong impormasyon tungkol sa mga kidnappers ni Robby. I'm sorry. I hope you're all right. Ano bang impormasyon na nakuha niyo? Nalaman ho namin kung sino yung may-ari ng yate na ginamit para itaka si Robby. Taga dito daw sa Rosales. Wala na rin pupuntahan yun kasi panood namin na nag-suicide siya. Oh my God. Dito nga rin po si Eman eh. Tinatawagan ko, tinitext ko, kaya lang hindi pa kami binabalikan. Anong ginagawa mo dito, ate? May kakausapin akong may-ari ng isang hospital. Balak nilang ibenta.
Bakit hindi ko alam yun? I'm sorry, Anton. Hindi kita binabypass, ha? Pero hindi na kita ginulo. I mean, sa pinagdadaanan nyo ni Celine, napaka-insensitive ko naman kung aabalahin pa kita sa mga bagay na to, di ba? And besides, exploratory talks pa lang naman. Bala ko talaga pagkatapos ko nga makausap yung may-ari ng hospital, tatawagan ko kayo to offer some kind of help kung ano man ang maitutulong ko sa paghahanap kay Robbie. Ate Amelia, marami pong salamat. Kailangan po talaga namin ngayon ng marami-raming tulong. Lalo pat nalaman namin na hindi lang ito basta-basta kidnap for ransom. I know. I'm sorry. Kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang. Okay ka lang ba? Sabik na sabik na makapamasyal ulit. Pero siyempre, dapat nating tangkilikin ang sariling atin. Dahil napakarami magaganda at talagang may pagmamalaking lugar dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa Norte. Ngayon nagsisimula na buksan ang mga tourist spots sa publiko. Paano natin ipapatupad ang pag-iingat kasabay ng pag-i-enjoy? At para malaman pa natin ang tungkol dito, nandito ang Head of Tourism na si Mr. Magandang araw po sa inyong lahat at pasensya na po, pero nananawagan po ako dahil nawawala tay, po ang tay, anak ko. Ah! Si Kuya nasa TV! Manuel Salvador. Ang anak ko po, pangalan niya, Roberto Salvador. Ito po siya. Matagal na po siyang nawawala. Boss, pabili tubig. Sandali na po, pabilisan po. Ito po ang itsura niya. Robbie po ang pangalan niya. Nawawala po siya. At kung sino man ang magbibigay ng impormasyon ng mga pagtuturo kung nasaan siya, meron po akong 30 million dito sa bag. Ibibigay ko po ito sa kahit sinong magbibigay ng impormasyon o baka magtuturo kung nasan si Robbie. I-email nyo na po ako sa findrobbie@gmail.com. Tinago niya sa amin ang impormasyon tungkol sa yate. Ibig sabihin, kasabot siya sa sindikato. Yun din yung nalaman ni Eman, kaya hindi muna kami lumalapit sa mga pulis. Pero marami pa rin naman sigurong pulis na pwedeng pagkatiwalaan. Eh, sa panahon ngayon, hindi naman natin alam kung sino. Ayoko naman sa alang-alang ang buhay ng anak ko. Buhay ni Robbie ang nakasalalay dito, ate. Kung sa bagay. Pero, sa ginagawa niyo, hindi niyo ba lalong ipinapahamak ang sarili, no? Kayo ni Eman, ikaw na rin ang nagsabi si Lynn. Hindi basta-basta ang kalaban nyo. Kaya hindi nyo rin sila pwedeng harapin ng basta-basta, hindi ba?
Kung gusto niyo, meron kaming kaibigan na dating retired police officer. Mataas ang posisyon niya. Siguro pwede akong lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Baka pwede na natin puntahan. Ah, si Lynn. Siguro mas mabuti kung kami lang muna ni ate yung pumunta. Dito ka na muna. Wala ka pang tulog eh. Magpahinga ka muna. Hindi, sasama ako. Si Lynn, tama si Anton. Dito ka na lang muna. Magpahinga ka na muna. Kakailanganin mo yung lakas mo. Tapos ang mabuti pa, kapag tumawag na si Eman sa'yo at nalaman mo kung nasan siya, ipaalam mo na lang sa amin. Bakit po? Isa lang ang gusto natin. Ang mahanap si Robby. Mahirap yung kumikilos tayo ng kanya-kanya, kumikilos tayo ng bulag. Ang dapat, nagtutulungan tayong lahat. Sasama ka ba talaga sa meeting sa may-ari ng hospital ngayon? You know, we can just meet up later. Baka gusto mong samahan si Celine, hindi lang naman siya nangangailangan ng pahinga. May kakausabing ka ba talaga may-ari ng hospital? Anton. May kaibigan ka ba talagang retired na police dito sa Rosanes? Ate, bakit makausap si Franco? Nagkakaproblema ang negosyo natin dito sa Norte. Kung gusto mo, ito sumama ka sa meeting tomorrow. Tutal, ikaw naman na may sabi na ikaw ang bahala sa financial aspect ng negosyo. Bakit, ate? May kinalaman ba sa negosyo natin sa pagkawala ni Robby? Ate, sagutin mo ako! Paliwanag ko sa'yo. Pakinggan mo lang ako. Anton, wait! Anton! Anton, teka. Magpapaliwanag ako, sandali. Anton, makinig ka sa'kin. Anton, makinig ka na muna sa'kin! Diyos ko, kayo na lang po ang makakapitan ko. Marami pa po akong pangarap para kay Robby. May magandang kinabukasan po ang nag-aantay sa kanya. Huwag niyo naman pong ipagkait yun. Hindi ko po kaya mawala ang anak ko. Susumamo po ako, iligtas niyo ang anak ko. Malala na ang lagay ni Lester. My son needs a heart transplant. Please. I'm sorry. Ate, diba, meron na tayong heart donor, diba yun nasa India? Namatay na yung bata sa pneumonia. COVID. Eh, bakit si Robby? Huwag naman si Robby. Ate, meron pang iba dyan. May mahanap pa tayong iba. Anton, Robby has the golden blood type. Wala na akong mahanap na katulad ni Robby. Anton, makinig ka. Anton! No! Nasaan na lang yung buhay ng anak ko si Robby? Ang anak ko. Ate, bakit si Robby? Oo, naiintindihan ko. Oo, naiintindihan ko. Rare yung blood type niya, pero ang dami natin connections dito. Hanap at makakahanap tayo. Wala na akong oras. Palala na ng palala ang sitwasyon ni Lester. Wala na akong oras. Anton. Ngayon mamili ka. Buhay ng anak ko na pamangkin mo. Buhay ng isang bata na hindi mo naman kaano-ano.
Yung batang hindi ko kaano-ano, anak niyo ng babaeng mahal ko. Mahal mo ba yung bata? Mas mahal mo kaysa sa kadugo mo? Napakibigay na lang po sa akin ang schedule na misa mamaya. Opo, Father. Parang napakabigat na yung pinagdadaanan, anak. Nandito ako para makinig. Gusto ko lang pong malaman kung pinaparusahan po ba niya ako. Bakit? Nasa kapahamakan po ang anak ko ngayon, Father. Alam ko kung gano'n mo kamahal si Celine. Pero alam ko na alam mo rin na hanggat buhay ang bata, hindi mapuputol ang kaugnayan ni Celine sa dati niyang asawa. Ikaw, pag-isipan mo, hanggat buhay ang anak ni Eman at Celine, pwede magkabalikan yung dalawa, yung bang gusto mo. Iniisip ko na hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi ako naging makasarili. Mabilis ko pong tinalikuran ng pamilya ko. Pero bakit kailangan anak ko po magbayad sa mga kasalanan ko? Ibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na pinaparusahan niya tayo. May plano ang Diyos. Ang dami pong tanong sa isip ko eh. Iniisip ko kung talaga bang naging mabuti akong ina. Kung nabigay ko ba lahat ng mga pangangailangan ng anak ko. Kung ipinagkait ko naman sa kanya magkaroon na isang buong pamilya. Pinagkait ko din siya sa tatay niya. Nakako din ako na mamahalin ko siya habang buhay. Pero mabilis po ako sumuko kung hindi ko ginawa yun. Malamang buo pa rin ang pamilya namin. Malamang kasama ko pa rin ang anak ko. Hindi mangyayari yun. Dahil ako na imanis yun. At dahil din sa babaeng yung kakalimutan mo ng lahat ng sakripisyong ginawa sa iyong mama para lang mabuhay ka noon. Hahayaan mong masira ang pamilya natin? Susarapin. Bakit ililigtas mo? Sabihin mo na muna sa akin kung anong gagawin mo. Sagutin mo yung tanong ko, nasaan si Robby? Ko sasabihin sa'yo. Mananatiling sikreto yun. Sa tamang panahon, malalaman mo rin. Kapag ang puso na ni Robby ang bumubuhay sa anak. Anton! Anton! Kidnappers, eh, Robby, kung nasan tayo. Bakit? Hindi pa ba nila alam? I mean, yung exact location natin. Pasensya ka na, Sam, pero ito na kasi yung naiisip kong paraan para makahanap tayo ng impormasyon tungkol kay Robby. Bakit? Sabi ko na eh. Sino ka, ha? Wag! Sam, wag! Kaibigan ko yan! Kaibigan mo yan? Iyak ka na rin. Anong ginagawa mo dito? Ate Amelia! Si Anton po, kasama niyo. Meron pa siyang ibang lakad eh. Hindi pa ba kayo nagkakausap? Tinatawagan ko po siya pero hindi niya sinasagot eh. Ay, Ate Amelia, may balita na ba dun sa kaibigan niyo? Nakausap niyo na po ba? Wala pa eh, pero maghintay lang kayo. Tatawagan kayo, no?
Baka naman pwede lang ako yung kumuusap sa kanya. Pwede ko po bang kunin yung number tapos ako na lang yung kukontak? Celine, binigay ko na yung number niya ni Anton. Just wait for their call. I'm sure mag-a-update yun sa'yo. Ate Amelia, sorry po. Alam ko na marami rin kayong pinagdadaanan. Tapos ito, nadadamay lang kayo sa mga problema ko. Sana si Lester. Okay naman. Nakahanap na kami ng heart donor. Inaayos na lang ang formalities. Naku! Salamat sa Diyos, ate! Tignan mo nga naman, oh. Sa gitna ng lahat ng to, meron pa rin mga magagandang balita. Silin pareho tayong ina. Kaya naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Manalig ka lang. Babalik din si Robbie. Robbie po ang pangalan niya. Nawawala po siya. At so, kung sino man ang magbibigay ng impormasyon ng mga magtuturo kung nasan siya, meron po akong 30 million dito sa box. Ibibigay ko po ito sa kahit sinong magbibigay ng impormasyon o baka magtuturo kung nasan si Robbie. I-email nila po ako sa findrobbie@gmail.com. Hindi pa kita napanood sa TV. Hindi ko alam kung saan kita hanapin dito sa Rosales. Bakit mo ba kasi ako hinahanap, Kaloy? Hindi ba sinabi ko sa'yo magtago ka dahil wanted ka? Walang mangyayari sa akin kung magtatago lang ako na parang asong nabahag yung buntot. Sama ako sa'yo. Tutulong ako sa paghahanap kay Robbie. Kaloy! Dikit na ako dito, Brad. Okay, ganito na lang. Kapag nalaman na ako sino yung mga kasangkot dito, lalo na yung mga polis, kapag napatunayan na si Captain Galang kasama doon, doon ako matatahimik. Kailangan ko linisin yung pangalan ko. Ayoko na makulong. Kaloy, kami nang bahala dito. Ayoko nang may madamay pa at mapahamak ng dahil dito. Alala mo ba nasa kulungan tayo? Pinagtanggol mo ko kahit ikaw yung napahamak. Utang ko na yung buhay ko sa'yo. Pamilya na kita. Pamilya ko na kayo ni Bernie tsaka ni Mang Nick. Pamilya ko nga. Pinakwila ko eh. Nalamang nakulong ako, ayaw na nila sa akin. Kayo na yung pamilya ko. Kayo, tinanggap nyo lang ako ng buong-buo kahit hindi nyo ako kadugo. Kaya kung ano man laban mo, Brad, laban ko na rin. Talaga? Lakas ang loob mo, no? Pero hindi ubra yan. Iba yung sitwasyon ngayon. Yung tapang mo tsaka yung pagtanong mo ng utang loob sa kanya, wala yun. Ano ba magagawa mo? Baka maging pabigat ka lang. I-wanted ka nga, di ba? So, palagay mo ba sa mga pinaggagawa nyo ni Eman ngayon ay hindi pa rin kayo wanted? Kaya namin ipagtanggol yung sarili namin. Eh, ikaw? Magpakan ko na to, Brad. Malapit na ako. Ikaw nga dito. Okay, tama na nga yan. Baka saan pa mapunta yan? Kamusta na ba yung panawagan mo? Yung ama ni Robbie, nabalitaan ko, nananawagan daw dyan sa telebisyon sa Victoria? Yes, ma. Pero meron pa tayong isang problema. Alam na ni Anton na tayo yung nasa likod ng kidnapping ni Robbie. Ano? Malala na ang lagay ni Lester. My son needs a heart transplant. Sana na yung buhay ng anak ko kay Robbie. Problema mo, problema natin. Ako na ang tatayong ama, Robbie. Nagawa ko ng paraan. Mahanapin mo si Robbie. At dahil din sa babaeng yung kakalimutan mo ng lahat ng sakripisyong ginawa sa inyo, mama, para lang mabuhay ka noon, hahayaan mo masira ang pamilya natin? I'm afraid Anton's heart has progressively worsened, Doktora. Hindi na gumagana mga gamot. We have to perform a heart transplant soon or we may lose him. Pero, Doc,
haba ng organ donor waiting list. Alam ko, pero kung hindi ka makakahanap ng donor, Doktor, I'm so sorry. Hindi. Kagawa ako ng paraan. Gagawa ako ng paraan, ano? Hahayaan mo masira ang pamilya natin? Paano niyang malalam? Paano? Ma, nagsususpetsa na rin naman siya eh. And actually, bala ko na rin naman ipagtapat sa kanya. Kaso naunahan niya na lang tayo. Magalit na galit siya. Pinipilit niya akong sabihin kung nasan si Robby. Sinabi mo? Siyempre hindi. Ma, ikaw lang ang nakakakontrol kay Anton. Kausapin mo naman siya, baka kung anong gawin niya. Ma, yung anak lang ni Celine ang pag-asa ko para mabuhay ang anak ko. Ang apo mo. Sobrang dami na nag-email sa'yo, nagsasabi na nakita nila si Rob. Kailangan talagang suyurin yan. 30 million ba naman yung reward? Kailangan talagang suyurin yan. Ayun nga yung sinabi ko, di ba? Suyurin. Ulit mo lang. Uy, tama na yan. Alam mo, Sam, mali ang iniisip mong pabigat ako. Nakapakit. Celine. Pinatay, sagutin mo. Hindi na. Pangmadamay siya dito. Nandito na rin siya sa Rosales.